Hello ang mga Plasivers guys. So guys, panibagong video na naman. So DAP tutorial po tayo, DAP Terminator. So para sa mga DAP users dyan, mag-subscribe na kayo para mas ma-elaborate or ma-explain sa inyo kung paano ba gumagana yung DAP Terminator. Okay? So, pero bago yan. Shoutout muna tayo. Shoutout kay... Cause kay Mr. Yuso, kay AC, kay Jaja, kay... Trey, kay mama mo, kay Enriquez, kay Elwoods, kay Kuya Axie, ayan, and kay Kilouis, ayan, shoutout sa inyo. So, kung gusto nyo shoutout, comment it down below lang, okay? So, ayan, libre lang naman yun. And, bala ko, nagbabala ako, kapag maganda yung viewership natin, and yung likes ng mga videos natin, magpa-SLP giveaway tayo sa Pasko, okay? So, para, ngayon, ganaan ako na magpa-SLP giveaway, don't forget to like this video, okay? So, start na tayo. So, itong video na to, finiture ko to, or pinili ko tong video na to kasi kakaiba. Okay, kakaiba yung lineup niya. So, chop siya. Okay, kakaiba yung strategy niya, pero para lang kasi baka merong iba sa inyo na alam mo yun, kinakabahan. Ganun. Ay, bakit kinito yung lineup niya? Anong dapat kong gawin? No? Hala, bakit yung harap niya may backdoor? Tingnan nyo kasi yung harap nito. Nakakaitin, di ba? Tapos naka-heal. So, para lang hindi kayo ma-shock. Okay, hindi kayo ma-shock sa kung paano yung gagawin. Okay, para manatili lang yung composure ninyo, no, nakalmado pa rin. Okay, so, ayan. So, start na natin. And, ano ba ang paalala? Okay, wala tayong paalala. Okay. So, the AP Termi tayo. So, automatic skip tayo. So, nakita nyo naman yung lineup natin. Or yung, ano natin, cards. So, pangit unahin yan. Especially... pag mga ganitong itsura guys, naghahanap din yan ng combo. Okay? So, round 1, hindi. So, lagi nyo tatandaan yun at i-observe nyo yung cards ng kalaban ninyo. Okay? I-observe nyo yung cards ng kalaban ninyo. And by the way, hindi na tayo live gameplay kasi hindi ko na-explain ng maigi. Diba? So, yung iba lang nagbe-benefit sa ganun. Mas maganda yung ganito na iisa-isa natin play by play. Okay? Diba? So, comment it down below kung ano yung mas gusto ninyo. Pero, personally, ito yung prefer ko. So, ayan. Balik tayo. So, ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. So, nag-backdoor pre-clitrap siya. Which is very annoying yan. So, bumackdoor din tayo. Bakit tayo bumackdoor? Kasi, naka-dark swoop siya. Okay. So, dark swoop, pwede niya rin tayong backdoor rin. Okay. So, nilagyan lang natin ng konting armor yung aqua natin. Actually, kakaiba yung ginawa nito eh, no? So, yan. Nag-double backdoor siya early game. Sabi ko, bakit part yun ang strategy niya? Okay. So, nakanakawata tayo dito. O, nakanakawata tayo dito na isa. Kasi akala ko a-attack itong beast niya. Naka-ivory stab siya and naka-single combat. So, yan. May chance. Negative attack pala ito, poison targets. Maganda pala yung punto itong kalaban natin. Though wala siyang poison, no? Actually, medyo chops talaga itong lineup ng kalaban natin. Kumbaga, tuturo ko lang dito, or ipapakita lang dito talaga is, kung paano lang ako, alam mo yun, nag-stick sa plan natin. Okay, yung iba kasi, yung ginagawa, di ba? Pag, ay, backdoor siya, ibahin ko ang strategy ko. Huwag ganun, stick lang tayo sa basics natin. Basics, skip round 1, ayan. Wait ng cards, sustain plant. 10 lang naman yung mga essentials. Okay, so, I think gagawa ko ng separate video para dun, okay? So, paano masustain yung plant ninyo? Gusto nyo ba yun? Sigurado gusto nyo yun, so comment it down below na. So, ayan. So, tapos, ganito lang tayo kasi. Yan nga, in-anticipate natin yung itong beast. So, okay lang. So, maganda naman kasi sa October 30, February man na yun nga, di tayo tinira, ganyan. Di naman mawi-waste. Kasi magkakaroon tayo ng card. Okay, so yan. Nagkaroon tayo ng card. And, sumakto naman. Timing na timing, di ba? So, maganda yung execution natin dito. Although, nangihinga doon na yung backdoor natin. Pero, hindi ako natatakot dyan. Okay, hindi ako natatakot dyan. Mapapansin nyo, bang. Isa pa. Bang. Isa pa. Bang. Isa pa. Bang, ayun o. So, timing na timing yung poison natin. And then, at the same time, naka-poison na tayo, nakakuha pa tayo ng energy. So, goods na goods, diba? Yan. So, goods na goods yung
set up natin dyan. So ngayon, halos lahat sa kanila poison na. Pag ganyan na yung situation, mga ka-RG, lagi yung tatandaan, nasa lamang na tayo. Kapag tatlo na sa mga axe niya ang na-poison ninyo, in good hands na kayo, okay? Nasa tamang card management na lang talaga and proper execution, okay? So ayan, so kinancel niya yung horn natin. So ayan na nga ba sinasabi ko. So di na tayo nag-defend kasi mamatay na rin naman siya. So yung tick niya is dalawa ata, diba? Kasi na-poison ata natin siya. So talagang iilang oras na lang talaga itatagal ng buhay niya. So dito naman, ginamitan natin siya ng stun dito. And then yung basic lang, jump allergic mystic. Okay, so ganoon lang. So, and then, naubos na siya. Medyo bilisan natin para makaisa pa tayo ng i-review. So, ang ginawa natin dito, nilagyan lang natin siya ng poison pa. Okay, pinoisonan pa natin siya ng pinoisonan. Pero actually, if titingnan ninyo, meron siyang heal. So, yan, medyo kabado ko that time. Pero, nanakawa naman natin siya ng isang energy. So, goods na goods tayo in terms of energy and card count. So, pwede na natin siyang i-chump allergic natin kung meron. Pero hindi, ang ginawa natin is, pinito na lang. Yan, okay? Para sure kill na siya. So, ganun lang. Okay, remain composure lang tayo. So, yan. Win na yan. So, next natin. So, ngayon, next naman natin is... kaya ba dito? Ito. Ayan. Yan, medyo napapasa ka tao doon. Pinili ko eh. So, wait lang. Natin. So actually dito medyo kabado ako kasi meta to eh. Okay, meta termy. Okay, so ganito na yung mga termy. Kadalasan hindi na sticky goo. So ito na lang. Kasi sila naman ay mauuna. So yan. So turuan ko kayo paano kalabanin yung ganito. So again, skip lang tayo round 1. Bakit? So wala naman tayong magandang cards na ibabato. Pwede yung mag-pumpkin. Kung gumamit man tayo ng Mystic Crush or Allergic Reaction, useless. Okay, useless yun. Bad idea. So, kapag lumabas na yung ganitong klase ng combo, papakita ko sa inyo. So, kaya yung lumabas na combo, Kaitin, Barb Strike, Risky Fish, Barb Strike, i-backdoor nyo na yan. Okay? Yung backdoor nyo na yan. Ang lakas na yan. Okay, late game, mararamdaman na ng kalaban nyo yan. Actually, isa talaga sa mga favorite ko talaga and very satisfying na card is itong Barb Strike. Sobrang sarap pa. Sarap tingnan nung damage niya. Ayan, so 130. So, ayan, sabi sa inyo, magpa-pumpkin lang yan. Okay. So, meron pa siya isang pumpkin, so nakakatakot pa rin na mag-front. Okay, so, pero kung mapapansin nyo dito, hindi ko naman alam yan eh. Hindi ko naman alam na wala siyang pumpkin. So, dawa lang natin, sustain lang tayo. Okay, sustain lang. So, yan. So, yan ba ito? Anong tawag dito? So, ni Nile Strike niya tayo, ni Allergic niya, then Chinomp. Actually, medyo mali siya dito. Maybe kung ginawa niya, Chomp muna, and then saka nag-allergic, mas malaki yung damage na may bibigay sa akin, pero discard niya yun. So, yan. So, since term user tayo, alam naman natin na yung Chomp, is na disregard kapag ginamitan ng mga gantong cards. So, cover treat, refresh, bidance, diba? So, makakakuha tayo sa kanya ng isang energy and dyan naman ay mawawala ng isang energy and technically, patay na yung backdoor niya, diba? So, round 3 pa lang, wala na siyang backdoor. Okay, round 3 pa lang, wala na siyang backdoor. Yan. So, ginawa natin dito, bakit ganito yung ginawa natin? Kasi, aware tayo sa kayanan ng plant niya na hindi pa siya nagpe-vegetal bite. So, why not take the risk na lang na i-boost natin lahat kaysa naman makuha sa kanya dahil 2 energy lang naman siya, di ba? Although makaka-gain siya dito ng energy since naka-cartamer siya. Pero we are on the lead kapag ganito. So kapag ito ang mga bagay na dapat yung malaman, okay, kapag or mga signs na mananalo kayo is tawag doon, tatlo sa kanila na poison mo. Okay? Nang at least tigda dalawa. And then, kapag na-3v2 mo sila, like, sobrang taas na ng chance mo nun. Kahit na termi ka, mahirap na guys, 2-3v2, sobra. Kumbaga,
pag nabawas, unahan to'y unahan ng plant or unahan makabawas talaga ng isa. Sobra. Okay, so next natin dito, sustain lang tayo. Susustain ba natin to? Hindi ko alam. Pero ang mahalaga, nakakuha tayo ng energy sa kanya through this, guys. And at the same time, meron tayong chance na yun nga, masustain kahit papano yung plant natin. Sustain is the name of the game. And best defense. Ah, hindi. Best offense is the best. Best offense is the best defense. Ayan. Or best defense is the best offense. Basta yun. Basta yung magandang depensa. Yun din usually yung magandang opensa. Yun lang yun. So, dito 2v2 na. Meron siyang speed advantage. Ayan. Meron siyang speed advantage. Pero tayo ay merong card advantage. Actually, dito medyo hinabahan ako kasi baka mali ako nang ginawa. So, ginawa ko na lang dito is, tiyan natin ginawa natin, is nag-skip tayo. Ayan. Yan ang ginawa natin. Nag-skip turn tayo. Pero, sapat ba yung pag-skip natin? Medyo bilisan natin. So, nakakuha siya ng dalawang energy. So, technically, magkakaroon siya ngayon ng apat na energy. So, very sustained na siya dito. So, ginawa lang natin dito. Actually, may mali tayo dito eh. So, yan. Medyo mali tayo dito sa part na to kasi mas maaga siguro tayo nanalo if hindi na natin nilagyan ng shield yung ano natin, aqua. So, tin-recards niya kasi tayo eh. Ayan, no? So, wala, masakit talaga. Naka-risky fish. So, ayos lang. Patay naman na rin yung ano niya. Ito. Pero lamang siya ngayon ng energy. Okay? So, typically, ganito lang talaga gagawin natin dyan. So, single lang. Okay? Sticky go lang. Okay? Sticky go lang katapat niyan. So, makakuha siya ngayon ng energy. So, next round, meron siyang 3 energy. And meron siyang isang tail slap na baka lumabas. Hindi natin alam. So, dito naman, ang ginawa natin is, ayan, so, hindi na natin kailangan unahin yung Mystic Crush. Inuuna lang natin yung Mystic Crush tapos susunod ng allergic kapag termi-to-termi. Pero kapag ganito, hindi na kailangan. So, hindi na siya nakapag-energy gain this time. Pero, ayos lang. Tignan natin yung speed niya. Speed niya is 57. So, mauuna pa rin talaga siya next round. So, ang gagawin natin dito is ito-double Mystic Crush na natin siya with a Chomp. Okay. So, ayan. Double Mystic Crush Chomp. Tingnan natin kung tatama. So, almost walang tumama dun sa mga tira niya. Tingnan dito. Bang. So, stun siya. Naiwan natin siyang stun. Actually, this is a very close fight. And dito. Bang. So, ayan. So, luckily. So, logically, tingnan natin kung ano tinira ko. So, inuna ko yung allergic reaction in case na maiwan natin siyang stun. Okay? So, inuna niya yung ganito. And then, ayan. So, and then allergic tsaka sticky goo lang ginamit ko kasi para mag-activate agad yung passive ng sticky goo. So, hindi tumama yung last card niya. So, medyo malakas yung damage natin dito. And finish. Bang. So, ayan guys. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. So, ganun lang naman yun. So, ganito na lang muna yung mga videos natin. Hindi ko alam kung mag-live gameplay pa tayo. Aside sa mataas yung MB or yung gig and mawagal yung internet namin, hindi ko sure kung may natututunan ba kayo. Okay, at least dito, step by step, naituturo ko, diba? So, yun. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa muli ako, servers, kaya like, comment, subscribe. Booyah!